right, all right, all right. Okay, okay, okay. Magandang araw sa inyo, mga kadale. It's your boy, Kim Poy Dale na naman to. Ayun, mga kadale. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking subscribers, sa lahat ng viewers ko. Thank you very much po sa suporta sa aking vlog. At ngayon, pag-uusapan natin kadale ang EasyTrip. Ayun, eto. EasyTrip. Ayun, eto. EasyTrip. EasyTrip. Itong EasyTrip na ito, tinatawag nilang RFID. Ang RFID is ito na yung bago, yung sticker siya, mga kadali. Tapos linalagay siya sa headlight or kaya sa windshield ng sasakyan o ng motorman. Ayun, mga kadali. So naglabas kasi ng memorandum or utos ang NLEX, SCTEX, ayan, Cavitex, ayan, ng mga pwedeng paggamitan nitong EasyTrip. So itong EasyTrip na ito, it's siguro gamit ko na to for almost 2.5 years. Ang ganda niyang gamitin. So bakit? Kasi biyahero din ako, nagbiyahe ako sa iba't ibang lugar. Mostly ginagamit kong expressway is yun nga, ang NLEX papuntang Manila northbound, or if ever pupunta man ako ng Olongapo or Zambales, Bataan, papuntang Tarlac, so SCTEX yun. So pwede to. So ngayon, mga kadali, pag-uusapan natin tong RFID na to. If ever na wala pa kang info, wala pa kang information dito sa RFID na ito, magagamit nga siya sa NLEX, sa SCTEX, dun sa Cavitex, yan. So itong RFID na ito, linoload po siya, mga kadali. Pwede po siya sa 7-Eleven, pwede po siyang GCash, pwede din siya, mga kadali, sa BPI, sa banko mo, kung meron kang bank account sa BPI, mga kadali. So bakit, paano gamitin pag sa bank na BPI? Meron tayong application sa inyong mga Android phone na kasi ako, mga kadali. So hindi ko alam kung kayo yung iPhone, kung meron, siguro meron naman, mga kadali. Ayun, tapos ilink nyo lang yung inyong RFID number. So ayun, madali lang mag-load, mga kadali. Basta ilalagay nyo lang ang PIN number nyo dito. So for almost 3 years, ay 2.5 years kung ginagamit to, wala akong nagiging problema, mga kadali. Dire-diretso lang ang biyahe kesa magpila ka ng napaka haba dun sa cash lane. Ayun nga. So ayun nga, mga kadali. So ngayon lang nagkakaproblema. Ayun lang. Ito lang, mga corporation ng NLEX, SCTEX, or ano. Ito yung concern lang. Opinion lang naming mga biyahero. Opinion ko lang at mga ibang tropa. Ayun nga. Bakit ngayon medyo hirap nang pumasok yung mga RFID? Sana ma-improve nila, mga kadali, di ba? So sana ma-improve nyo lang po sa lahat ng mga tollways, sa mga toll gates, mga tollways na ginagamit ang RFID. Lalong-lalo na, nag-announce nga sila na until November 2 na lang ang cash. So ayun na nga, mga kadali, ibabalita ko nga sa inyo. So after no November 2 daw is mawawalan na ng cash lane. So meron akong nabasa by the NLEX and the NLEX corporation or sa company ng NLEX is may extend pa daw. Pwede pang mag cash lane, pero once na nasa cash lane ka, ayun nga, didikitan ka nila automatic na ng RFID. Kunwari nagpila ka sa cash. So automatic, pag nagpila ka na sa cash, kailangan mo na, it's mandatory na kailangan mo nang madigitan ng RFID. So easy lang naman yun, mga kadali. Yun nga, sinabi ko na sa inyo paano mag-load. So yun nga,
For example, dito sa NLEX, this is dito sa EasyTrip na ito mga kadali, it's 500 pesos. So for registration lang 'yon mga kadali. If ever nagbayad ka ng 500, nandito na sa account nyo yung 500 na 'yon mga kadali. Hindi siya masasayang. So for safety na rin natin. Bakit mga kadali? Siyempre yung mga cash lane natin, yung mga nagtatrabaho diyan is delikado din, lalong-lalo na sa pandemic na to, may COVID, 'di ba? So, 'yun nga, safety lang din natin para hindi na tayo laging humahawak ng pera. Ayun nga. Yun lang ang pinaka-concern ko po is sana po is ma-improve po yung mga sensors or ano man pong problema dito sa mga EasyTrip. Ayun lang po. Concern lang po. So, ayun mga kadali. If ever na gusto nyo pong magtanong pa, comment down below at sasagutin ko yan mga kadali. So, cancel po yung sinasabi ng hanggang November 2, but it's not totally cancel. Meron pang lane ng cash, pero mandatory na kayong didikitan ng RFID. Ayun nga, isa pa mga kadali, RFID EasyTrip, ito auto sweep. Ayan, RFID auto sweep. So ito naman, tulad nga na sabi ko, it's a NLEX, SCTEX, Cavitex, ito, pwede to. Ito naman mga kadali, itong auto sweep naman na ito, pwede siya ng SLEX, papunta ng South. Tapos, pwede din siya ng TPLEX, Tarlac, Pangasinan, La Union, Expressway, at Skyway mga kadali. Ayun. So, separate yan mga kadali. Kung iniisip nyo mga kadali, is ang EasyTrip ay pwede sa lahat ng expressway. Hindi po mga kadali. Ito ay separate at ito ay separate. EasyTrip is for NLEX, Cavitex, and SCTEX. And ito namang sweep na ito, auto sweep, RFID, SLEX, TPLEX, at Skyway. Ayun mga kadali. Sana natulungan ko kayo. Ganun, natulungan ko kayo sa ganitong for these matters na ito nga yung issue ngayon sa mga expressway. So, I hope makakuha na kayo for safety din naman mga kadali. Sana makakuha na kayo ng mga RFID nyo and it's separate. And if ever you have questions, violent reactions, just comment down below. Kung may mga tanong man kayo mga kadali, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya po nating sagutin. Pag hindi po natin kayang sagutin, edi nga nga. Ayun nga. So mga kadali, ito lang masasabi ko sa inyo. Ride safe lang. And be responsible sa daan. And ingat lagi. And God bless mga kadali. It's your boy, Kimpoy Dale. Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga kadali. Mr. Worldwide, dale, Mr. Worldwide, dale. Paalam mga kadali, ride safe lang, ingat po sa biyahe, dale. Kadali, good afternoon sa inyong lahat mga kadali. So nandito tayo ngayon sa may Honda. Ayun, Honda. It's along dito sa Mabalacat sa may Mabiga Road. Ayun. Yan, Mabiga Road siya. Ayun, oh. Yan, it's Honda Mabalacat, Pampanga. So, ayun mga kadali, tingnan natin, pasok tayo sa loob, ano yung mga latest na price ng Honda. So, let's go, samahin niyo ako mga kadali.